Hi, kamusta po? Ay, merong babati sa iyo. Yarmen. Hi. Hello everyone. Kamusta? Nahanap yung account ng Doke. Ayan. First time ako nakabalik dito sa City Hall. Medyo na busy sa mga gawain, naiwan, sa mga bata, at konting work. Pero ngayon, mabalik tayo. Ayan. Ayan. Ang dami natin nakwentuhan eh, mula kanina. Kamusta daw, Yorme? How are you? Okay naman. Okay naman. Sumobra ta haba ang tulog mo ngayon. Dati 3 hours lang. Lagi. Ngayon, ilang hours na tulog mo? Ano na ako, 7-8 hours. 7 to 8 hours. Hindi ko makinita. Gusto ko i-share. Okay lang yan lang, ayan yan. That's it, we're live. Oo nga eh, pero gusto ko i-share sa... Ayan lang, share lang yan. Option. To... Paano yung page? Diretso lang yan, share lang. Oo nga eh, pero sa Facebook eh. Wala yan. Yan. O, tinuruan mag FB. Ah, kamusta? Pernel. Si Richard. So, anyway. Balita, kamusta sila? Kamusta kayo? Ha? Nako, maraming salamat sa ating mga volunteers and supporters. Ba't kanina marami pupunta dito nag-iiyakan? Ah, oh, yung mga ano? Maraming nag-iiyak. Random tao. People. Oo. May isang nagpunta kanina, yung mga taga-Balinsuela pa sila. Oo nga. Dalawang nanay, dalawang baby. Tapos magkapo, may nagpunta rin bata. Okay. Maraming bata na nagpupunta. Kasi kanina yung ano natin, yung mga empleyado. Maganda yung kanina na meet namin yung mga empleyado. I think mga 25 market ano office sa palengke. Oo, kasi nagpasalamat ako sa kanila. Dahil regular yung hiririn sila yung market. Naging habit na. So it's a daily thing. Tsaka sila na-promote na hindi ka nila nakita. Yes. Based on merits. Based on merit ang ginawa mo. Kaya, yung lalo na yung mga matatanda na sa gobyerno. Di ba yun ang policy natin sa Manila doon? Mm-hmm. Na mabigyan sila ng opportunity to grow. Kasi, alam mo naman. Para walang favoritism. Yan. Oo. Yan, si Letlet. Oy, Letlet, maghay ka dito. Oo. Oh. Hi po, God first. Ito si Letlet Sarkal, napakabait nito. Kung ano-ano ang tinuturo sa akin. Dati akala ko 10 lang ang commandments. Ngayon, ano 12 commandments? 12 na, 12 na. Ano yung 11? Huwag mo, huwag natin sabihin. Wala mag-alit si John. So, kamusta kayo mga kababayan? Oh, kami, mas lalo ka daw pumapogi ngayon. Mas nakapagpahinga. Oh, kasi hirap-hirap kami ni Doc sa kampanya. Alam mo naman, oh, siyempre. Wala naman kami mga malalaking politiko na sama. Diretso lang sa tao. Pero, sakit sa katawan, nainikot natin lahat eh. Pero si Doc, meron akong ano sa inyo, trivia. Oh, patay tayo dito. Sige. Sabi ni Doc Lisa, kasi may napansin ako sa katawan ni Doc. Sabi ni Doc Lisa, nasira daw yung washing machine nila. Alam niyo bakit? Nasira. O, kasi sumisikip yung damit ni Doc. Hindi raw tumataba si Doc. Lumiliit lang yung damit dahil sa washing machine. Sa akin, kailangan kakabili ng ganung washing machine. One pound lang din. Ako tumaba ng kaunti. Mga 3 pounds. Hirap kasi kung puyat eh. Puyat. Mahina ang metabolism. Ayun, Doc, tama ba yun? May science ba yun? Oo. Oh. Kahit kumain ka ng kumain, mag-dieta ka ng mag-dieta, pag hindi ka natutulog ng tama, tataba ka. Bumababa ang metabolism. Tsaka tataba ka kasi binabawi mo yung ano. Binabawi mo yung sa pagod at sa puyat. Salamat po sa lahat na nag-support. Oo. Thank you so much. Proud na proud kami sa inyo. Nga, I mean, we are not only proud but grateful kasi
Marami sa inyo, kayo pa gumastos. Oo nga. Di ba? Ang daming... Papasalamatan natin lahat, Putin. Actually, nagpasalamat na ako sa office. Ako din naman, doon sa vlog, yung isang capital report ko. Tapos yung mga OFW at saka immigrants. Yan, marami yan. Sa London, meron pa sila doon. Sa Canada, sa Europa, dami. Nakakatuwa. Ay, kwento mo yung hospital ng Maynila. Balita ko, yinakap mo yung MRI eh. Oo, ang ganda kasi ng MRI machine. Sa hospital ng Maynila. Oo, dahil, kasi eh, as, katulad ng pangarap ko sa tao, better healthcare. If not best, at least better. Better. Kaya, meron tayong CT scan mo doon, dumating na. MRI, angiogram ba yun? May pang-angiogram ka. Mammogram, saka 4D na ano? Ultrasound. Pwede nyo na makita yung baby. Hindi nyo na kailangan pumunta sa private. Kaya, malapit na. Dadating na yung mga equipment. I-update ko kayo one time. Pag maganda kasi ang equipment, pupunta na yung mga doktor. Siyempre gusto nila maganda equipment. Sabi mo nga dati pag lagnat eh hawak-hawak. Pag walang pera, walang pang lab test, dito na lang kayo sa vlog ko. Diba? Pero kung gusto mas mabuhay ng mahaba, siyempre kailangan may testing. Kasi ang paniwala ko, although hindi naman ako doktor, pero ang paniwala ko, kapag may proper diagnostic. Tama naman. At saka early diagnostic. Mas nabibigay ng doktor ang lahat ng galing niya. Tama. Para mabigyan ng solusyon yung sakit ng tao. Maagapan. Siyempre alam mo, Dok, pag mahirap ang tao. Ganito kasi ang minsan. Tingnan yan sa mga audience natin. Kapag mahirap ka kasi, halimbawa, magpapalaboratory ka, tapos biglang yung ipanglalaboratory mo, ay hindi, magbabayad na pala ako ng ano, upa. Uy, mag-grocery na pala ako, mamamalingke na pala ako. Hindi, bayaran na ng kuryente. So, imbis na ipanglaboratory ng isang tao, yung hirap na tao, ang gagawin niya, titiisin na lang niya yung sakit niya. Tama. Kasi kaysa magbayad siya ng mga laboratory test, ang CT scan, magkano yan? Mahal ah, 20,000. 20,000. O meron sa Maynila, libre. Sagat ba? Oo, meron. Tapos MRI ka pa. Imagine mo. Tsaka ganda ng ER mo doon ha, emergency room. Oo. Pinakamalaking ER ba? I think so. 30 beds. One of the biggest, if not the biggest. Yeah. Na public hospital. Public to. Tapos lahat automated. Sabi nila, baka hindi daw sila makapasok. Mahal daw. Oo, talagang mahal po. Mahal ang mga gamit. Dahil the best na gamit ang bibigay natin sa ordinaryong tao. Libre ho yun. Wala kayong babayaran. Ngayon, gusto mo naman na may premium pa konti. Maganda na yung ward. Air condition ka, dalawa air condition, dalawa banyo, anim lang kayo sa kwarto. Gusto mo naman solo, ayun, bayad ka lang ng kaunti. Pero yung makukuha mo sa private hospital, parehong-pareho. So mamimili ka talaga. Your choice. Pero ang mamimili ka rin ng view, Manila Bay View at saka Manila Zoo. Diyan na ba yung mga giraffe? Wala pa. Wala pa tayong giraffe eh. Yung tiger lang. Tiger, dumating na. Tapos yung mga unggoy, dumating na. Tapos yung mga, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? Yung mga ahas, mga reptiles. Reptiles. Andun na yung reptiles? Oo, air condition. Ayan. Ang dami na, ang dami pupunta. 10,000 mahigit. Ewan ko lang kung ano, Yorme. Nabanggit ko sa isang vlog ko 2 days ago. Sabi ko, hindi ako nalulungkot para sa akin. Para sa akin, okay naman ako. Wala naman akong problema. Pero parang medyo nalulungkot lang ako doon sa mga yung malaking amount na hindi ko matulungan. 300,000,
600,000, 600,000, 1 million. Kasi yung hingi, ganun pa rin eh. Same. Yun lang ha. Yun lang naging feeling ko. Yeah. Take ko naman, let's just hope and pray that the incoming administration will help the people and will support them as a citizen. Ano na tayo? Ako sa June 30, ano na ako? Citizen is good. Ito, pakita natin, no? Nakapak ka na, oh. Ano? Ah, nag-iimpake na ako. Oo, pati doon sa kabila, nakapak na. Anong tawag yung bubble wrap? So, by June 30... Kasi yung mga regalo nyo sa akin, tinabi ko. Oh, ang dami nagregalo sa akin. Uh-oh. So, tinabi ko lahat. Remembrance ko sa inyo. Yan. So, ano na plano mo next? I don't know. Ano ba gusto niyong gawin ko? Marami nagre-request. Mag-vlog ako. Gusto raw nila akong makita. Pwede ka naman mag-vlog. Iniisip ko pati pa. Mga bata. Iniisip ko pa nga. Anong gagawin ko. Pero definitely, ano mo na ako, pamilya. As retired. Retire na? 10 years old pa lang, nagtatrabaho na ako. So, I'm 47. So, 37 years ako nagtrabaho. Out of 37 years, 24 years doon, ano, sa public service. Mm-hmm. Oh, grabe. Ilan to? Di 24, di 13 years. 5 years ako halos sa showbiz. Tapos, halos 9 years akong basurero. Sa side cargo. Kanina ka pinalinis mo na yung palengke. Ano sabi mo, yung dugo ng bahay? Ah, yung regular yun, yung flushing. May kasi flushing ka pinapalengke. Yung flooring ng palengke lagi. Kaya umaalingasaw ang palengke. Yung mga dugo, tulo ng isda, tapos putik. So, kailangan kahit public market, yung mga tao makapunta doon, maliwalas. Diba? Public market siya, malinis. Palagi ko maganda tong time since wala nang trolls. wala na kasi trolls eh. Okay. Wala nang babayaran. Hindi, no. I mean, dahil wala nang trolls, at least now is the perfect time to explain paano mo pinaganda yung Maynila. Paano mo yung Mandanas inayos, kaya nakatayo ka ng maraming building. Diba? Kasi during the campaign, sabi may utang yung Maynila, di ba, na iba, mahirap isagot eh. Or yung Divisoria, Benta Cuno, at Talugi. So, during that time, the campaign, hindi ma-explain. Walang explanation. Pero ngayon, wala na naman, at least for the record. Panoorin diba, nila. Alam mo, paano mo na yung tinayo at pinaka, yung utang daw? Wala naman utang. Ang pinakamabisang ganti ng tao sa mga sinungaling. Yung binoto ng tao yung lahat ng kandidato natin. Oh, lahat. Si Hani nanalo. Hani, overwhelming Vice Mayor. Hani na congressman. Diba? 36 councilor out of 36, 34. Yung dalawa, hindi rin iba sa atin. So bakit nag-full slate yung Maynila? Na lahat ng sinuport mo. Eh, salamat naman sa mga taga-Maynila. Siguro, tama yung ginawa natin. Hindi lang siyempre alam ng buong bansa yun. Ano naman yun eh. You have to understand the people kasi maraming ano nun eh. Away ng mga daming mga troll ba tao? Troll? No, I mean, sige, huwag na natin pansinin yun. Basta gusto ko lang explain mo sa kanila yung Mandanas. Okay. Paano mo ginawa? Kasi hindi kasi yung accusation is na may utang eh. Okay. Paano yun na may utang pero may building naman, maraming hospital, maraming pabahay? Sige. Una, noong 2020, nabasa ko sa pagpasok newspaper, mo muna, walang pera. Alam naman ang tao. Walang pera, di ba? Tapos maraming mga ano, yung vendors nilinis mo. Basta no, nang pangako ko sa tao, hindi ako magtataas ng buwis. Yes, yun ang goal mo hanggang ngayon, huwag magtaas ng buwis. Ayaw ko magpahirap sa tao. Oo, kaya kailangan gumawa ka ng paraan. So, nung nanalo na ako, so, gusto kong tuparin lahat ng pinangako ko sa tao.
yung 10-year program ng development ng Maynila. Gagawin 10 taon. Tapos na, yun nga, pagpasok ko, walang pera. So, one day, mang 2020, nakita ko yung desisyon ng Korte Suprema. Mandanas. Mandanas. Na sinasabi doon, binibigyan ng dagdag na kita. Yan. Yan, ha? Yung para mas maintindihan ng kita. Ang local government. No? Yan yung tinatawag na ano yan, IRA. So, binasa ko. Ang sinasabi, ito will take effect, yung Mandanas ruling, yes, sa 2022. Correct. So, 2020, ang para na siguro, ang desisyon ng Korte Suprema, para hindi mabulunan yung national government, bibigyan ng reprieve o window to implement. Sabi ng Korte Suprema, 2022. So ako sabi ko, as a father, marami naman tatay na nanonood, or nanay, o magulang. Siyempre, pag may mga anak ka, ginagawa mo ng paraan, paano mo iraraos sa mga anak mo? Pag mahirap na ngayon at gutom na sila ngayon, exactly, gusto mo maagad. Ngayon, nangyari, isip ako, susumulat ako sa DBM. Sabi ko, can you assess yung incoming additional income ng city based on this ruling, ruling with finality. Okay. O di, sabi ng DBM, hindi po namin kayo pwedeng may-assess kasi hindi pa tapos yung bago survey, na yung bagong census ng population sa 2020 December pa matatapos. So hindi ako pwedeng bigyan ng estimate. Estimate. O di, sulat ako ulit. Sabi ko, o sige, huwag niyo akong i-estimate, huwag niyo i-estimate ng City of Manila ng 2020. Estimate niyo kami sa lumang population, which is 2015. Sumagot. Binigyan kami ng rough or at least estimate. 1 billion mahigit. 1 billion? Mga 1.3 tapos, billion mahigit. Ang additional na makukuha ng Maynila. Makukuha ng Maynila starting 2022. Pero ang basis pa lang nun, ng 1.3 is 2050. Okay. Sumari pa siya lumaki. Lumaki. Na ngayon, ito official, 1.8 billion. 1 year lang yun? Every year. Every year, 1.8? Exactly. Hanggang kailan? Lifetime. Oh. Exactly, see? Oh, yeah. Kaya yung mga ibang mayor, ngayon pala sila maghihintay. Ayaw ko pag-usapan ng ibang mayor. Yung mga ibang mayor, may nakausapan ko sa probinsya, ngayon pa lang nila makukuha yung Mandanas. Ikaw, ano Ben, nawais okay mo, inutak, kinuha mo na ng maga. Ang tawag ko doon na creative financial engineering. So wais, parang ginawa sige, mo. Na-certify na ako ngayon. Na may 1.3 ka. Easily. Eh sabi ko, okay, so meron tayo, ayoko magtaas ng buwis, nag-amnesty pa ako. Diba, remember, 6 months, amnesty. Eh sabi ko, kinausap ko Land Bank. Sabi ko, Land Bank, gusto niyo ba ito? Kasi ang Land Bank is government bank. Pag-aari ng gobyerno. Sabi niya, ay sir, opo, nabalitaan nga namin yan. So, interesado ba kayo? Opo, we'll discuss it. Ano pong gagawin niyo? Hindi, magtatayo ako ng ospital, magtatayo ako ng kondominium, magtatayo ako ng mga eskwelahan. Ay, may plano na ba kayo? Pinakita ko mo yung plano. Nagulat ngayon yung mga taga-banko. Bakit may plano na? Wala pang pera. Ay, sabi ko kasi, in-envision namin yun. Na 10 years sana. Oo, in-envision namin yun. Kumbaga, saan ba siya sa plano? Malayong plano. Malayong plano. Nagulat ngayon.
De after ko pumunta sa Land Bank, punta naman ako sa DBP. Mm-hmm. O, ang Development Bank of the Philippines ay bangko rin ng gobyerno. So, walang commercial bank. So, ulitin natin, no? Land Bank, DBP. Isang katawan, magkabilang bulsa. Katawan ng gobyerno, mm-hmm. yung bulsa, dalawa. Local government, national government. De, tapos, yan na. Madalit salita, nag-offer ng magaganda. Ang Maynila, hindi makakautang. Hindi makakautang? Hindi kami makakautang. Alam niyo bakit? Mm-hmm. Yung nakuha kong gobyerno is hindi bankable. Mm-hmm. May mga COA report ang Maynila mm-hmm. na hindi maganda. Mm-hmm. So high risk ang Maynila. Mm-hmm. Ayaw magpautang. Hindi kami makakautang. Sort of saying. Pero doon sa ginawa natin, sa Mandanas, Yung ginawa nating approach, bigla naging interesado yung Land Bank at saka DPP. Kasi merong new source of income. Kasi para pautangin ka ng banko, meron kang source. Ang source lang ng gobyerno, buwis. Mm-hmm. Di ba? Hindi naman ako nagtataas ng buwis. Plus masama pa yung COA report. Mm-hmm. So because of that ability, naging interesado mo. To cut the long story short, in less than a month or two, nag-process lahat. Alam mo, binigay sa amin, standby loan. Standby loan. Ibig sabihin, anytime, pwede namin kunin. Isang 10 billion, isang 20 billion. 10 plus 20? Bigla kami naging bankable, bigla. Tapos, kukunin nila yung mga Mandanas nyo in the future. Didiscuss ko yun. Dadandahanin natin para malaman ng ating mga de standby loan, naging bankable na bigla yung Maynila. Napagkakatiwalaan na kami bigla. Tapos, sabi ko, sige, ganito gawin natin. As per plan. Hindi ka naman pautangin ulit ang bangko. Ito naman. Hindi ka naman papautangin ang bangko ng gobyerno kung wala yung actual plan. Saan gagamitin? Kaya pinakita mo. Yun. Papa-approve mo ngayon yun. Para ka nagpapagawa ng bahay. Sa commercial loan. Di ba, papagawa ka ng bahay, lo-loan ka. Ito, Dr. Lisa. Di ba, bibigay mo yung plan. Tapos i-assess ka ng bangko. Yeah, magkano ibibigay sa loan based sa hinihingi mo, di ba? Minsan 100%, minsan 70%. Diba? Ito, papakita mo sa akin. Approved na approved. Bakit? Hospital, eskwelahan, bahay. So, in short, ano ba? Ang simple lang, parang pinasikatan mo, kaya ko itong gawin, maganda sa bahay. Sa Maynila, kaya makikinabang yung tao. Makikinabang tao. Kaya payag sila. Payag na payag ngayon yung bangko. Yun. Ngayon, moving forward, nagawa. So, hindi talaga utang yun. Ito na yung ending. Utang o advance? Actually, ang galing mo doon. Buti ka pa. Kahit doktor ka, magaling ka sa math. Hindi, tinitira kasi lagi na umutang na 10 billion. Bayaan natin yung mga mema. Kaya natin sila. At least ito, ikaw na nagtanong. Wala nang kampanya, ha? Wala nang kampanya. Hindi na ako nangangailangan ng boto. Bumoto na kayo. At yung boto nyo, ginalang namin. Masaya nga kami ngayon, eh. Kasi ang vindication lagi, nasa dulo. Ngayon, malalaman ngayon ng tao. Ito na. Ginawa to, ginawa, sabay-sabay. Tapos nakapag-provide tayo ng negosyo. Hindi, tinayo mo na yung ospital ng Maynila. Trabaho. Lahat. Bahay. Tuloy-tuloy, kahit nagsara ang negosyo, dahil pandemya, tuloy-tuloy ang gawaan. Napakinabangan. Habang nagko-construction, may trabaho. Exactly. Di ba, walang trabaho ng mga panahon na yun. Walang makain ng tao. Kaya, despite pandemic, tuloy-tuloy. Ngayon, 15 billion lahat, halos ang ginawa natin. 15 billion. Ang daming utang ni Yorme. Ito lang. 15 billion. Okay. Pero andyan na yung mga basta ganito gagawin natin. Hayaan natin ang mga viewers, hayaan natin sila ang mag-desisyon. Kung anong pananaw nila. 15 billion. 15 billion.
Daming utang ni Yorma. Pero ang dami naman natayo. Una, ba hindi 15 billion. Natayo ba lahat ng programa? Natayo. Nagawa ba lahat? Nagawa. Napakinabangan ba ng tao? Napakinabangan. So, yun muna. Tao muna. Nakuha ng tao. Kasama yung Manila Zoo, ha? Kasama yung Manila Zoo. Oo, tsaka hospital. Lahat yan, lahat. Aroseros Park, lahat. Lahat yan. Nakuha ng tao. Good. Ano ngayon ang nangyari sa gobyerno ng Maynila? Ano ngayon ang nangyari yung maman. Ang galing. Paano mo na yun naman nyo? Hindi, yumaman naman. Yumaman ang Maynila. Tingnan nyo. Totoo yung sinasabi ni Doc, ha? Yung mga tinayong building ay biglang pag-aari ng Maynila. Asset ang tawag doon. Marami yung mga nakakaintindi dyan. Yumaman ng Maynila nakapag-build ng asset. Okay. Sa pagtiningnan mo ngayon ng libro ng Maynila, pag inestima kami ng COA, lumaki ang asset namin. Kaya ka nanalo ng mga award, Best Manila Award. Yung mga technical people, alam yun. Talagang, they know what we're doing. Ngayon, yung 15 billion na nakuha natin, may utang ba tayo? Paano ba bayaran? Actually, technically, wala po tayong utang. Bakit? Yung pera, ngayon, 1.8 billion. Kwentahin ninyo, ha? Kwentahin ninyo. 10 years, magkano yun? 1.8 billion bibigay ng gobyerno sa'yo. Ngayon, in actual? 18 billion. 18 billion. Pero pag hinintay mo yung 10 years, 18 billion pa rin. At maring lumaki ng konti dahil sa populasyon. Pero, just for purposes of simple mathematics, yung kikitain natin na 10 years from now, mag-accumulate year on year, YOY, 1.8, additional, is in advance mo lang. In advance mo lang. Paano mo na-advance? Bawal yun sa, diba? Para sa banko. Diba? Paano mo ma-advance yun? Guaranteed yun. Bakit guaranteed? May desisyon ng Korte Suprema. Batas na yon. Kasi, ewan ko, kung may mga lawyers tayong nanonood, any decision ng Korte Suprema is formed part of the law of the land. So, batas na siya. So, kaya yung banko, tuwan-tuwa. Kasi makakakuha siya sigurado. Makakakuha siya sigurado kasi nagbibigay din naman ng pera sa amin. Land bank din. Sila rin ang banko namin. So, ito ngayon ang mga beautiful things. Ayan. Let's call it beautiful. Let's call a spade a spade. Beautiful things. So, kung maghihintay ako ng 10 years, meron akong, let's just say, 2 billion. 20 billion pesos ang kikitain ng Maynila. On top of the regular, 20 billion. Kung ang utang mo ay 15 billion, offset kagad. Without raising taxes. That's one. But two, the inflation rate. Yan na ha, mga kababayan. Dadandahanin ko ha. Ito yung pinakamagandang part, yung inflation rate. Oo. Dadandahanin ko mga kababayan para maunawaan ng ordinaryong mamamayang Pilipino. Kung 4%, let's just say 4% ang inflation rate. 4% times 10 years is 40%. Okay. So 10 years from now, ang makukuha natin, halimbawa, is 20 billion pa rin. 20 billion pa rin. Pero yung halaga ng 20 billion 10 years from now is minus 40% sa value. The power to purchase. Ayan ha. Dasandahan ko lang, hindi po ako ekonomista, pero basic economic, basta simple lang to. So, ibig sabihin, ito po yung ballpen. Ito, ballpen. No? Ito po, ngayon ay 20 billion pesos. 20 billion pesos. Today. Okay, today. Kunwari. Because of inflation, ang value na po nito ay sa 10 years from now, kung 4% every year, is 28 billion. Kasi 20 billion times 40% is 8 billion. So, 10 years from now, ang halaga na po nitong
pilot ballpen is 28 billion pesos. Oh. Pero 10 years from now, magkano makukuha mong pera? 20. 20 pa rin. Di ba? Tanong, mabibili mo ba itong pilot ballpen ng 20 billion? Ng 20 billion 10 years from now? Hindi. Kasi na-depeat na ng yung value ng 20 billion, na-depeat na ng inflation. So, nadagdagan ito ng 8 billion. So, hindi mo na ito mabibili. Yan. Sige. Yan, hindi mo na ito mabibili. O, ngayon, ilagay ngayon natin sa presyo ng bakal. Explain ko lang, Yorme. Para lang sa sanay ako sa mababaw. So, yung tinayo ni Yorme ng ospital ng Maynila, Manila Zoo, Binondo Minium. Lahat. Yun, anin. Pedro Hill. Sabihin mo lahat yung mayan. Anin na. Tatlong 15 story. Tatlong 20 story. Ano yung mga pangalan para maalala? Pedro Hill Residence. Malapit na. San Lazaro Residence. Malapit na. San Sebastian Residence. Malapit na. Tondominium 1 na-deliver na. Tondominium 2 na-deliver na. Binondominium 1 na-deliver na. Hospital ng Maynila tapos na. Equipment na lang ngayon. Manila Zoo. Aroseros Park. School. Tapos apat na school. Manila Science. Magsaysay. Rosauro Almario Elementary School. At Albert. So tinayo mo lahat yan, halaga mga 15. Lahat yun. Mga 15 billion. Diyan lahat yan pumunta. So pag ngayon niya tinayo, matatayo niya yan sa 15 billion worth pesos na makikinabang na mabubuhay na ang tao. Okay. Pag naghintay siya ng 10 taon, pag nakuha na niya yung 15-20 billion, hindi na niya matatayo. At 4%, minus 40% niya. Mahal na ang bakal, mahal na lahat. At patay na rin yung tao. Yung mga titira doon, hindi na nakinabang. Hindi na bili na ito si Lisumab, hindi na bili na equipment, na namatay, nagutom. Parang kinuha mo yung pera mo in advance, ginamit mo ngayon para makatayo ka lang, pero bayad na naman in the future. At ang good news, so in advance mo yung, nakatipid ka na 40%. Ang good news, kaya ikaw na nakatayo na sa compared sa ibang mayors. Ang good news, kung, hindi ako nagbuwis. Yun na nga, hindi ka rin nagbuwis. Hindi tayo naging burden sa tao. So, hindi tayo naging burden sa yung tao. Brilliant move mo, naging... Talaga? Brilliant yun? Pagbigay na kita, brilliant. Bagay, wala mga election. Yung wise move mo na inutakan mo yung DBM. Hindi ko inutakan. Hindi. They bought the idea. Pinasikatan mo na maganda naman. They bought the idea. Naging nega kasi sabihin may 15 billion utang ka. Ang sasabihin na hindi ma-explain during the campaign. Ang sasabihin ng mga... Maraming nakaganon agad. Ang sasabihin ng mga politikong hindi naman natin natagpuan nung kasagsagan ng pandemya. Ganon. Kasi nga, wala naman silang kwento. Hindi, troll sa mga supporters ang sabi. May politiko rin pulpul, tinalo nga ni Hani. Meron dito. Easy. Okay. So, ayun na. Malinaw na ba sa kanila? Ayun na yan. Ito yung maganda. Tanong. Kwentahin natin. May utang ba ang Maynila? Pag tinignan mo sa libro, yeah, may utang. Pero pag tinignan mo technical, wala kaming utang. Bakit? Hindi natin ipinangutang yung regular income. Oo. Dagdag to sa kanila eh. Sila nagpahiram eh. Oo. So nakatipid ba tayo? Sila nagbigay ng capital eh. Exactly. Dati hindi tayo bankable. Hindi tayo bankable, naging bankable tayo. Hindi. Dati wala tayong kwentang city. Bigla tayong pinagkatiwalaan because of a simple tweak. Simple idea. May dagdag pa na value. Bukod sa nakatipid ka in 10 years na mas mura ngayon, yung mga nabuhay, makakatrabaho. Yung nag-aral na tumalino, makakabigay ng buwis. Yung mga squatter na nakatira na ngayon, at least mas may bahay. Tingnan naman natin. So kanina, yung social benefit. Ito, total social benefits yan. Kanina, we're talking of the value of the city. Okay? Now, let's talk about the value of all these things sa buhay ng tao. Yan na nga. Okay. Una, you have a, I think you will have the best hospital in the country.
public, best public hospital. Best school, fully air conditioned, with all the equipment and so on and so forth. Then it will address another problem. The student-teacher ratio. Okay. Well, from 70 students to 1 teacher, mababalik natin sa world standard. What is the world standard? 40:1. Why? Because you created so much space. Pangalawa, you are now looking forward of population growth. When there is population growth, people occupy space. At 7 years old, mga pinanganak ngayon, 7 years from now, uukupa na ng isang silya sa loob ng eskwelahan. So, meron na silang eskwela. Tapos, tanong, nakatipid pa tayo bukod sa inflation. Sobra-sobra. Bakit? Yung kontratang ngayon, nung bago natin nangyari ang lahat, mura. Mura pa gasolina. Ang galing mo. Mura gasolina, mura bakal, mura semento, mura kahoy, mura ang servisyo, lahat mura. Pero talo pa rin tayo. Hindi, kaya talo tayo sa eleksyon. Ang gusto ko, panalo yung tao. No, I'm just kidding. Yan ang importante. Diretso lang naman. Kumbaga tayo. Medyo dinikin ko lang konti, di ba? Basta importante panalo yung tao. Yumaman ng Maynila in terms of assets. Hindi mo pinilawanan ng Maynila. Sabihan mo sila. Basta yumaman ng Maynila. Yumaman ang Maynila. Dahil lang create tayo ng capital. Nagkabubong ang mahirap. Disenteng bahay. Nagkaroon ng anak niya ng maayos na eskwela. Nagkaroon siya ng maayos na ospital. Maaliwalas na komunidad. Tapos, lumalabas, wala kang utang. Kasi in-advance mo lang yung future income na hindi makapagbibigay ng hirap sa tao. In fact, yung problema ngayon at magiging problema 10 years from now was resolved today. Was kinumpronta ng gobyerno ngayon kasabay advance. Na kinukumpronta yung pandemya. Advance, may COVID hospital ka pa, may gamot ka pa. Yan, mga equipment. Yeah. Diba magtatay tayo ng 17 regional hospital science? Pangarap lang natin yun kung naging presidente. Pero wala na yun. Hindi natin alam yun. So, malay mo gawin. I don't know. Anong tingin mong comment ng mga tao? Hindi, gawin mo na lang yung template. Tapos i-offer natin. Oo! Oh, malay mo, di ba? Willing kung naman gusto nila. Kasi tao na makikinabang. Basta kapakinabangan ng tao, okay. May nagtatanong dyan, palay ko sagutin mo na rin eh, yung divisoria issue. Oh, yeah. I think you have to explain. Oh, yan naman. Yung tinawag kang boy benta. Oh, good luck! Diba, boy benta daw. Oh, explain mo pa paano maganda yung divisoria. Oh, yung nagre-reklamo, kuno, na ginamit ng explain isang pili. Kanina in-explain mo na eh. Ito muna. Yung nagre-reklamo, kuno, na ginamit nung politikong hindi naman natin nakita nung araw. Uy, may nagbanggit ng ospital ng ano, nakakatuwa naman. Ano? God. Hindi, yung tinatayo natin ospital ng ano, ng Baseco. Oh, bago. May nagbanggit to, nakakatuwa, nakita ko. What a brilliant idea. Talaga, na-appreciate yun. Kasi bukod sa ospital ng Maynila, bukod sa COVID hospital. Dalawa na brilliant to. Best president ka na ngayon bigla. Yung, saka yung, ano, yung tinatayong ospital sa Baseco. Okay. Katabi ng Baseco community. So anyway, yung mga, yung leader-lidera na vendor kuno, na ginamit ng pulpolitiko na yun, nagpagamit naman, naggamitan silang dalawa, dalalalan, yun ay nagpapaupa. Eh, pwede ba mas mababaw? Hindi naman. Hindi. Nagpapaupo siya ng mga pwesto. Ng pwesto sa vendors. 30. 30 vendors. At hindi nagbabayad sa city. Oo. Okay. And then? Hindi nagbabayad. Pero yung 500 plus na vendor. Na vendors. 500 plus. 30. Divisoria 500 plus. Oh. Doon sa Divisoria Market. Nando doon. Nagtitinda. Alam mo bakit? Sila. Kasi yun yung pinakiusap ko. Explain mo paano, paano nalulugi. Ayun. Yun ang pinakiusap ko muna. Kasi yun ang it's always about the people. First things first. Yung mga nandun, makabenta sa loob.
O ngayon, balikan natin ang kasaysayan. Oo, bakit siya nabenta at ano yung benefit? Okay. Yung underperforming asset sa Pinoy. Yun, galing mo ah. kanina, kala ko nasa sorted tayo. Hindi, kasi para importanteng malawin. Hindi, kailangan malinaw. Ngayon mo na explain. Kasi ngayon ma-explain mo na eh. Yung Divisoria Market, nung basurero ko, bulok na market. Okay. May mayor nun, tatay niya. Ibinenta yun sa private corporation. Binenta yun. Actually, hindi binenta. Pero mukhang benta. O, ito na yan. Para hindi binenta, pero hindi mukhang, mukhang benta. Hindi na benta, pero parang binenta. Ibig sabihin, pinagahasa. Yung presyong luging-lugi ang... Galing mo. Magkano yung presyo? Eh basta, gahasang-gahasa. Hindi lang sabihin. Basta, tapos noon, natalo yun, yung mayor na yun. Natalo yun. Tapos tinuloy yung sumunod na mayor. So nagawa ngayon yung Divisoria Market. Ngayon, nag-expire. Pa-expire na. And extend. No, so, pero pamura ng pamura yung... So, maliit lang makukuha ng Maynila in 20 plus years. 40 million. 40 million lang makukuha in how many years? 25 years. 25 years, 40 million lang. Ikaw, nagpapaupa ka. So, per year, 1 million lang makukuha ng Maynila. Halos. O, dilugi tayo doon. Maganda mo, di ba? Ewan ko, kung tanungin ng tao. Parang madalas. Alam nyo, halos. Parang madalas ata gawain yun sa gobyerno. Oh, see? Bebenta ng mababa. Ayan ha, ito walang mali siya to. Tapos may kickback ng malaki. Hindi politiko to, diba, sa Doc Willie. Baka basang-basa niyan eh. Hindi, common sense, di ba? Bigay ko sa'yo mura, tapos may kick. So, ipit yung Maynila ng 25 years. Pero hindi ka kikita ng maayos. Wala na, 1 million a year na lang. 1. Pangalawa. So, lugi-lugi siya. Hindi rin siya yung babae ng 1 million. So, kailan mo, wala rin siya 1 million. So, kailan mo binalak na palaguin na lang to instead na 1.5 million per year, ngayon paano na, magkano na kuha natin? May get 1 billion. We get 1 billion? Yes. Pag, plus future taxes. Pagbili niya muna. Yes. Oh, 1 billion, Maynila. O, anong, magkano pa makukuha yearly? Anong, tanong naman, anong napakinabangan? Kaya nga, yun. Magkano makukuha yearly sa nawala nating 1.5 million doon sa mababang rental noona? Hindi. Lugi tayo sa rent. Hindi siya babayad ng 1 milyar. Underperforming asset. Nagkakagulo mundo, nasunog ang Baseco. 1,000 bahay may bit. Ang tao walang masisilungan. Mukhang basang sisig. Then, you saw Baseco community, you saw hospital. Tanong, yung pera ba napakinabangan ng tao? Napakinabangan. Balik natin yung Divisoria. Yun nga, yun doon napunta. Oh, tapos bumili tayo ng mga pagkain, kumain ng tao. 6 months. Food boxes. See? Ngayon, tanong. Kumita ba tayo bilang Maynila? Bilang siyudad? Oo naman. Yung tao. Napakinabangan ba ng tao? Oo naman. So from 40 million lang for 25 years now, you get about almost 1.5 billion. May bit. Initial payment yun. Bayad nila yun. Tapos, magkano yung tax? Ito na ngayon. Ito na ngayon, mga kaugbayan. Mga taxpayer. Naku, aswerte nyo na naman. Magkano, ano bakit? Yun? Hindi ko naman kailangan ulit magtaas ng buwis. Hindi magtataas ng buwis ang bakit? Maynila. May bago na namang source ng taxes. Galing doon sa Divisoria. Galing doon sa Divisoria market. So, magkano makakuha natin sa Divisoria? Mahina nga yung 100 million doon pagka nagkataon. 100 million per year? At least, mga 40, 50, 60, depende. Kung ano yung rate. Let's say 50 million makukuha natin doon. Every year. Against your 1 million. Dahil binenta na natin doon. Yes. Plus mayroon ka pang initial cost na ipinagtawid mo sa tao. So may initial 1 point. Something billion. Plus billion. Tapos mayroon ka pang 50 billion a million year. Million a year. 50 million a year. O plus business tax. Plus business tax. Tapos may trabaho pa yung tao. Maganda pa yung bagong... Tanong, nawala ba yung mga vendor? Nandun pa rin sila. Exactly. Meron ka yung 50 million. Meron ka pang 50 million. Future income. Future income. Instead na malugi ka ng 25 years ng 1.5 million na. Ang galing mo, Dok. Kasi yung mga bulok na asset na Maynila, pinagahasa. That's the exact term. Pinarate. So, ng mga lumang politiko, yung mga asset ng Maynila. So in short, kahit binenta natin yung lupa,
Eh, naipit naman yung negosyo dito. Dito sila naglagay ng pera nila, kaya malaki kita natin. Exactly. Parang pinapasok mo sa ito, pero akin yung... Ang galing nito ka. So wala kang... Boy, be, boy be, binenta mo, pero nakinabang naman. Oo. Kumita at hindi mo sila itatax ng mataas. Oo. So dapat happy sila. Oo. Pero ba't ito yung mga, ba't sabi mo? Walang sinasabing korupsyon. Walang sabing korupsyon. Kaya sabi lang benta. Ay dapat naman ibenta kung ganun ka, ano, di ba? Wala nibang option, di ba? Lugi. Hindi mo na pwede mo ba siya itaas ng 50 million bayaran mo? Hindi, nakakontrata ko sa ano, 25 years. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Wala na. So walang choice eh. So pag yung previous admin or whatever admin, ayaw ko makaisyo. Basta yung ibang taong gumawa, pag naka-bad contract, mahirap na pala. Wala. Valid yung kontrata eh. So pwede mo ibenta para mas kumita. Oh, na tanong, pinakinabangan ba naman? Ay, gusto natin pera siya. Exactly. Gusto natin pera. Papuwento mo rin ba yung Harrison Plaza? Someday. Someday. Ang vindication lagi nasa dulo, Dok. Yung Harrison Plaza one day, malaking pakinabang yun pag nagtayo ng malaki. 50 billion pesos ang ipapasok nilang negosyo sa Maynila. Sa Harrison Plaza? Yes. Dapat ginawa mo na sa buong Pilipinas? Basta ang importante, nagtitiwala ulit ang negosyante sa Maynila. 50 billion in Harrison Plaza. Di yung laki na namang... income taxes yun. Taxes makukuha mo. Pati nga mahal. Kaya hindi mo gano'n itatax yung tao. Hindi mo kailangan pahirapan ang tao para buwisan. Don't put the burden of finding resources sa gobyerno, tapos buwis sa, i-ano mo yung tao, papapasanin mo. No. You don't do that. You only do that as a last resort pag wala ka na talagang way. So, ang mga leader, hindi tinataas masyado, hindi pinapahirapan. Hindi pinahirapan ng tao. Oo, hindi tinataas yung mga pinabayaran. Eh, kasi ang ginawa mo, yung pangit na kontrata, binigyan mo ng buhay, magandang business doon. Exactly. Para yung Harrison Plaza na empty na ngayon. Pag may malaking building, condominium doon, ang laking babae sa atin. Bibigyan ka talimbawa. Ito. Malinaw na ba? Ginawa kong mababaw po. Ito, bibigyan ka tayo halimbawa. For example, may isang bulok na building sa Recto. Iba naman to, ha? Diba, sorry, yung Recto. Diba, dati, 15,000 ang dugyot doon, ang gulo. May bulok na building. Hindi niya ma-develop. Dahil nga kaguluhan eh. Maraming siga. Si Eddie, si Papi, lahat. Sa Recto. Diba, nalinis. Mm-hmm. Sabi ko, hindi yan... mababalik hanggat mayroon di ko. Di gets. Explain ko lang ulit mamaya, di daw niya mag-gets. Ibigay mo na sila. Pwede naman niya i-review. I-review na lang. So dati, 1.5 million lang makukuha ng Maynila sa Divisoria kasi bad contract. Ngayon, with pagkabenta, tunay nga binenta, we get 1 plus billion initial plus 50 million yearly tuloy-tuloy. Gusto ko yung sinabi para ng isa. Na, may napasin ako. Hindi, white elephant. Ang galing nung idea. Ano yung white, white elephant, may asset ka, tapos walang nangyayari. Kaya nga. Hindi napapakinabang. Pinaganda lang niya, pinalaki niya. Marami tayong matatalino na ano eh. Oh. Oh, marami tayong matatalino na... malaki US pakinabang. Malaki. Yung cost ratio, 1.5 yearly, times 25 years. So in short, matalino ka pala. Hindi, magaling lang yung teacher ko. Normally, tama naman yung mathematics mo. Magaling sa tong it's anyway. So, ano yung Recto? Sige. O, yun, alam ba, isang kalye sa Recto dahil nalinis natin. Lahat yun. For 30 years, hindi yun nagtatanggal. Bigla natanggal na lang. Alam mo yung isang lupa doon? Ano ginawa? Bulok na building. Ha? Wow. Tinibago. Tapos? Nag-apply dito, tatayuan. 30 story. Wow, ano gagawin? Commercial and residential. Pag ang isang city nagtayo ng 30-story commercial residential, ang feeling ng mayor doon? Hindi nila mag-pick up. Okay, ano yung ito mayroon. Anong benepisyo ng tao? It's always about the people. Ito mga kababayan. Bulok na building. 2,000 square meter. Ang binabayaran lang noon, a milyar. 2,000 square meter. Yung value ng building, halos wala ng value. Okay? So, halimbawa, let's just say, magbibigay tayo ng mathematics. Halimbawa, 1 million pesos lang ang binabayaran niya every year. Siya. Doon sa 2,000 square meter. Kasi,
Sobrang ganda ng property. 1 million per year. Per year. Okay. Let's just say, ha? Let's just say. Kwentuhan lang naman. 2,000 square meter, bulok na building. Biglang luminis. Pumasok ngayon yung may-ari ng lupa. Ininvestan niya. Tayo siya ngayon ng komersya. 30 story. Mas mahal lang babayaran niya. Ano lang, ha? Hindi naman to perfect math. Ha? Estimate. Estimate lang. So, yung 2,000, naging ilang hektarya? Marami na yun. Kung 30 story. Times 30. 6 hectares. Tama ba? That is 60,000 square meter. Hindi ko ba compute? Oh, 30 times 2,000. Okay. That is 60,000 square meter. Of taxable property. Sa mga magkano? Ang category, residential, mixed use. Residential, at saka commercial. Oh. Sa real property tax pa lang, para lang madali lang natin kwentay, kasi may formula yan. No? From 2,000, naging 60,000, yung 2,000, 1 million. So, ilang doble? So, mga 30 million na babayaran niya. From 1 million na makukuha ng Maynila, magiging 30 million makukuha. Nabuhis. Oh, so, plus 29 million ka every year na may tutulong sa tao. Mayan. New source of income. Ito pa maganda. How many jobs that you created? Tama. Elevator girl, janitor, admin, maintenance. Ha? Yun pa lang yun. Makatawagin ka boy, di ba? Tapos, ito naman, commercial. How many business? How many sales lady? How many guards? How many janitors? Cashier. See? Tapos, business tax. How many businesses may tatayo? Kaya uunlad at uunlad ang Maynila. Bakit di mo sinagot dati? Sasabihin nila, para nalinamwanagan. Pag sinagot mo dati yung boy benta, lalo lang ahaba yung kwento. Eh, alam mo naman kasing hindi totoo. Mawawalan ng ano, di ba? Mapupunta doon yung news eh. Eh, ang naniniwala ako, matalino naman ang tao. Hindi, marami na bola yung boy benta. Eh, hindi ko nakasalanan yun. Basta pagka ikaw'y tapat sa tungkulin, tapat sa tao. Boy utang, ano ba? Boy. Tapat sa tungkulin, tapat sa tao, wala kang takaba-kaba. Oh, kita mo. Ako, masarap ng lomi sa lipa. Tumira ako sa lipa. Solo katawan. Nagugulat nga yung mga kultaw eh. But tama yun. Ibig sabihin, bad contract, 1.5. Tama yun, bad contract nga. Ngayon niya na-pick up bad contract. Mahirap kasi maintindihan eh. Pag, pag hindi sanay sa government, di ba? Eh, alam mo, siyempre. Ay, kababayan natin, di gano'ng maintindihan eh. Basta ako naniniwala ako, matalino ang Pilipino. So, pa nagawa mo yun sa buong bansa, man? Wala na. Ayoko na ng politiko. Retired na ako. Sabi mo yung airport nga eh. Balak mo ang gawing BTC. Retired na ako. Hindi, para na magandala idea no, na yung airport. Tulong na lang tayo sa... Yung airport magiging bagong BGC. Kasi yung airport, yung idea ko naman... Airport natin gagawing BGC. 1.6. Yung pera, no? Kasi 13 trillion yung utang natin, di ba? 1.6 trillion. Ang mababawas sa utang natin. Pag ginawang BGC yung... Hindi. Pag yung asset na underperforming, kasi may bago ka ng airport sa Bulacan. Hindi naman pwedeng tabi-tabi ang airport. Tapos may airport ka pa sa Clark. Ang daming space. Para lumuwag ang traffic sa Metro Manila. Di ba? So, meron ka ng underperforming asset, nabawasan mo pa yung utang ng bansa nang hindi ka nagbubuwis. Tapos nakapag-create ka pa ng millions, ha? Millions of jobs. So this is na yun yung lang yung mga concept na lang yun. Magiging new buildings. Kasi ano, airport yun. Tatayuan eh. Diba? So, nakita mo yung ilang billion ang kinikita ng Taguig. Oh, yun. Yung Taguig is 240 plus hectares lang. Ha? O, kukwentayin natin ha. 240 plus hectares lang. Buong BGC. Yun na iya. Ilan? 600. Times 3. Times 2.5. So marami tayong pera. 600, more or less. So imagine mo yun. So yung mga takot na sa Hong Kong,
Oh, takot na sa Taiwan, pupunta dito. Pupunta lahat dito. Ay, may nakwento mo naman ideas eh. Malay natin i-adapt, hmm. Diba? Wala naman masama. Hmm. May nagsabi dito mag-MMDA ka daw. Anong pinang... Retire na po ako. I've done my part. MMDA? O, pag in-offer daw siya. Dito na lang ako. MMA. Karating sa kasawa. Ano, under tayo. Ano na? Pag nakita natin si Dainey, pati si family Joanna, nginig tayo. Sana sinagot mo dati, Divisoria. Sana sinagot mo dati. Hindi pwede sagutin at that maniwala, time. Eh. Maniwala ngayon. Kasi attack din eh. Wala. O di, tanungin nyo ngayon yung mga... Tsaka ngayon kasi madali mag live ngayon kasi wala nang trolls, wala nang basher. Hmm. O, pero kung noon, papasukin yan. So wala talaga eh. Kasi wala naman... Wala pero tayo. Pinagbayad ng tao sa Maynila. Hiniya sila. Bakit sila hiniya? Eh nakita mo yung boto? Boto nila. Yung mga yun? Yung mga politiko? Hindi, panalo nga yung team. Ah, saka hindi, talagang galit ang mga taga Maynila. Kasi hindi mo pwedeng pasinungalingan yung mga taga Maynila. Alam nila yung nakuha nila. Alam nila yung naramdaman nila. 3 billion pesos. Ngayon matalino ka na daw. Ngayon brilliant ka na daw. Hiniya mo na. Retire ka na po talaga. Yung 3 billion pesos taon-taon hawakan ng tao. So, yung pension, yung pension ng mga matatanda. A brilliant idea ka na ngayon. Naging brilliant ka bigla. Tapos yung PLM, students. May 1,000 sila buwan po. Tsaka tinaas mo yung PLM, di ba? From magkano yung budget? From 250 million, ginawa mong 800 million. Mga 500 plus na. 500 plus. Times 2. Tapos, na kaya nga pinagsabihan ko na kasi naawa ko doon sa mga magulang. Nanonood yung mga magulang na yung mga anak nila nagra-rally-rally. Imbis na nag-aaral. Sabi ko, pag nag-rally yung mga estudyante sa eskwelahan na yun. Tandaan nyo, pag-aari yun ng local government. At may students manual kayo. Kaya pati yung mga teacher. Diba? Kasi, yung eskwelahan, ang binibigay edukasyon. Ang binibigay hope, better future. Hindi galit, hindi hate. No, dapat. Kasi yun ang expectation ng magulang sa gobyerno. Kaya nga nila pinasok sa UDM eh. Kaya nga nila pinasok sa PLM. Rally-rally sa loob ng eskwela. Nako, Diyos ko, nako. Ay, nako. Yorme, final words. Babalikan natin sila ulit sa ulit. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming trabaho lang. Maraming pang itatrabaho. No, walang tigil. Ulit. Walang tulugan. How are you? Two joints. Ayun nga pala. Don't panic. It's organic. Two joints. Tinitignan ko yung fighting fish eh. Ito. Yan. O pinag-away ni Doc Lee sa'yo. Yung fighting fish. Ay, naka. Thank you so much. Tutuloy natin isang araw. You are the man. Kaya bumalik yung mga ano. Salamat po. Thank you sa inyo. Panoorin na lang i-share para at least maintindihan nyo. Maraming ideas dito makukuha ang ibang mga tao, ibang mayors. Diba, tama? Basta I'm happy to be of service. Or kung merong hihingi ng advice sa'yo, ibang ano, ibang mayor. Why not? Saka, masaya ako na maraming nabuhay sa buong Pilipinas dahil sa Tosilizumab ng Manila. So, nakita ko sila eh. Sabi niyo, uy, nabadalan ako ng Itago natin yung Molnupiravir, pati yung Paxlovid. Ando dyan? Oo, meron na namang local transmission. Tingnan natin. Okay. Ingat kayo. I love you.